Hello mga ma'am and sir, kumusta kayong lahat? Welcome back ulit sa aking panibagong video for today. Ako nga pala si Sir Marlon at nandito kayo ngayon sa aking YouTube channel. For today's video ay ituturo ko kung paano mag-register o gumawa ng account sa PRC ngayong 2022. Ang video na ito ay para doon sa mga newly graduates this year at doon sa mga applicant na never pang nakapag-register sa PRC. Ano nga ba ang ibig sabihin ng acronym na PRC? Sa mga hindi po nakakaalam, ang ibig sabihin po ng PRC ay Professional Regulation Commission. Ito ay isang sangay ng ating gobyerno, na kung saan ay bahagi ng Department of Labor and Employment. Ang gawain nito ay ang pag-aayos at pangangasiwa sa pagsasanay ng mga profesional na bumubuo sa highly skilled manpower ng bansa. Sa madaling sabi, sa PRC magpapa-register ang mga profesional na may mga license o yung mga mayroong bachelor's degree course kagaya ng police, professional teachers at iba pa. Ang PRC din ang nangangasiwa ng examination sa mga mayroong bachelor's degree course para sila ay maging entitled sa kanilang professional license. Bakit kailangan mag-register sa PRC? Kailangan mong mag-register sa PRC dahil sa mga susunod na ilang dahilan. Una, ikaw ay nakapagtapos ng 4-year course at kailangan mong mag-take ng examination para makakuha ng license. Pangalawa, para ikaw ay ma-recognize as professional at may karapatang gampanan ang iyong tungkulin bilang isang lisensyadong manggagawa sa iyong napiling propesyon. Bago natin simulan ang ating pag-uusapan, ay kung bago ka lang sa aking channel, ay make sure na nakapag-subscribe ka na. Hit mo na din ang notification bell dyan sa baba para naman lagi kang updated sa aking mga bagong video dito sa aking channel. Disclaimer na din tayo, sa video na ito ay ibabahagi ko lamang ang aking karanasan at kaalaman. Hindi po ako eksperto pero susubukan kong ipaliwanag ng malinaw, at kung sakaling mayroon akong pagkakamali, ay maaari ninyo akong itama sa comment section ng video na ito. At kung mayroong din akong pagkukulang, ay malaya kayong magbahagi ng inyong karagdagang information dyan sa ating comment section. Magsimula na tayo. Sa inyong mga cellphone, ay puntahan lamang ang inyong mga browser application. At e-type sa address bar ang google.com. Pagkatapos ay e-type ang PRC sa search bar. Hanapin at e-click ang Leris. Scroll mo pababa para makita mo ang register. Mayroon kang makikita at mababasa dyan na terms and conditions bago mag-register. Pagkatapos ay e-scroll ang baba at hanapin at e-click ang agree. Dito ay makikita mo ang isang form na kailangan mong fill upon. Sa form na iyan ay kailangan mong ilagay ng tama lahat ng iyong mga basic at personal information. Tamang impormasyon at tamang pagkakaspell ng mga data information. Kaya kung magre-register ka sa PRC, ay siguraduhin na ikaw ay walang ibang ginagawa, para ikaw ay makapag-focus sa pag-fill up ng application form. Napakahalaga na dapat seryosuhin mo ang pag-fill up, kasi kung ano man ang nilagay mong information ay magre-reflect yan sa mga mahalagang documents na kukunin mo sa PRC in the future. Kaya para hindi ka maabala at magka-problema, ay siguraduhin tama lahat ang ilalagay mong information. Kailangan din pala ng Gmail or email account para ikaw ay makapag-register sa PRC. At dahil ikaw ay magre-register sa PRC, ay magkakaroon ka na din ng account sa PRC na pwede mong ma-access gamit ang Gmail account at password na ginamit mo sa pagre-register sa PRC. Make sure na hindi ninyo makalimutan ang Gmail account at password na ginamit sa pag-register sa PRC, kasi ang account na gagawin ninyo ngayon, ay yan din ang account na gagamitin ninyo for your future transactions sa PRC. One account under one name policy only. Kaya kung sakaling aksidente mong nakalimutan ang Gmail na ginamit o kaya ang password, at hindi mo ito matandaan, never ka na ulit makakapag-create ng another account gamit ang ibang Gmail. Kasi madedetect na ito ng system. Kasi mayroon ng pangalan ng account information na existing at naka-register sa ibang Gmail account. Kaya tips ko lang po, dapat isulat mo o kaya i-save sa mga notepad ng inyong mga cellphone o di kaya sa mga mini notebook ninyo. At kapag na-fill upon mo na ang registration form ay i-click ang register. Pagkatapos ay siguraduhin tama ang lahat ng impormasyon na nailagay, at paki-check ang box sa I'm not a robot. E-scroll ang baba at e-click ang agree. Sasabihin ng system na kailangan mong i-validate ang account na iyong ibinigay.
Kaya ngayon ay bubuksan mo ang Gmail account na iyong ibinigay para e-validate ito. Pagkatapos ma-validate, ay ilalogin mo naman ito ngayon, para ikaw ay makapunta sa homepage ni PRC. Pag nakapunta ka na sa homepage ay makikita mo ang isa pang form na kailangan mo pang i-fill up. Siguraduhin tama lahat ng impormasyon na ilalagay at tama ang pagkakaspell. At kapag natapos mo na ang pag-fill up, ay pwede mo na itong i-save. By the way, hanggang dito na muna tayo sa ngayon. Sa aking next video, ay ituturo ko naman sa inyo, kung paano mag-apply sa PRC exam application para sa mga magtitake ng LET examination, next year. Salamat sa mga nanood at sana ay mayroon kayong natutunan sa araw na ito. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, ay paki-like at paki-share na din sa mga kakilala mo. Salamat at kita-kits tayo sa aking susunod na video.